Hi guys! Ito na naman po ang kusina ni Mama Remy, Lutong Bahay. Sa tanghalian na to, gagawa po tayo ng ginisang sayote na nagliling na baboy. Ito na po yung ating mga ingredients. Ito po yung sayote, hiniwa ko po siya ng ganito. Ito po yung giniling na baboy, konti lang po yung taba. Ito po yung tubig na gagamitin natin, pangatlong hugas bigas. Ito po yung salt cubes. Ito po yung paminta. Sibuyas, bawang. Lalagyan ko po siya ng siling pula para mabango po. Lalagyan ko po siya ng kamatis. Ito po yung pangbisa natin, canola oil. Lalagyan po natin ng patis. Lalagyan po natin ng oyster sauce. At lalagyan ko ng olive oil. Lahat ang aking lulutuin ngayon, simpleng ulam lang po na pwede rin pong huwag na wala ng olive oil, optional lang po yun, pwede rin walang siling pula. Dahil mo po to para sa tanghalian nyo, huwag mo kayong magsawang manood ng aking mga niluluto sa vlog ko. Start na po tayo. Ayan, maglalagay po tayo ng canola oil. Lalagay ako ng sibuyas. Hindi madali magunog ang bawang. Isunog po natin ang bawang. Yung iba po ang inuuna pa. Yan. Aamoy ko na ang bawang, sibuyas. Sunod po natin ating kamatis. Ayun po natin ang maluto yung kamatis. Pag ganito yung kamatis, pwede nang ilagay yung giniling na baboy. Natin kumulo mga 5 minutes to 7. Sagyan po natin tayo ng cubes para lumasa na siya. At mamaya, titimplahan natin siya ng patis. Pagyan natin po siya ng konti. Lagay po tayo ng konting hugas bigas. Patayin natin kumulo bago ihulog natin yung sayote.
siya ng konting garlic powder. Ngayon, ihuhulog natin ang sayote. Kailangan po hindi siya masyadong luto, kaya nilakyan ko yung mga hiwa niya para pag tinagat natin, crunchy pa rin. Kakukuluan po natin siya ng 5 minutes. Naganap ako ng takot. Tatakpan ko natin. Mauli ho natin ilalagay yung sili na pula. Nulog ko na po yung oyster sauce na nalimutan ko. Nagkaroon na po siya ng lasa. Takpan po natin ulit. Ito, luto na po siya. At papatakan po natin siya ng olive oil. Ang panasa niya po yun. Pabango rin po yan, pang pala.